Magkakabit nga pala tayo na yung strut bar ngayon, stabilizer, para dito sa ano, mira natin. Engine support siya, sa pampatibay din siya eh. Ayan, ganyan yung lalagay. Ayan. Strut bar. Ayan, dito ilalagay yan. Ganyan ang forma niya. Diyan natin ikakabit. Ito yung bracket niya. Dito na natin ilalagay sa flarings. Ayan, pwedeng tabasan, pwedeng hindi yung tabasan yung flarings. Depende na lang sa magkakabit. Pwede yung tabasan, pwede hindi. Lagyan na natin, tapos lagyan ng gold bolt para same sa kulay gold bolts. Nakabit na. Diyan, ganito nga pala yung ginawa ko dito sa ano, bracket sa chassis. Nakabutas na lang, binaren, tapos may nut sa likod. Hindi na ako nagpagawa ng bracket na isa pa. Okay lang naman, depende sa inyo sa magkakabit. Ito naman yung bracket sa flarings. Tinabasan ko yung flarings. Ayan, ganyan lang ginawa ko. Ayan na, easy install lang mga kamatik. Ayan. Mas astig siyang tingnan, mas mamaw ng tingnan. Joke la. Hindi, mas mamaw siya, mas maganda siya. Ayan, ang purpose niya pala yung bar natin para mas matibay siya. Lalo na sa may mga kargang motor. Na less para din siya, makabawas din siya ng vibration kahit pa paano. Saka masi, ano, ang purpose nito para ano, masiisa yung galaw niya. Nakasupport siya sa chassis natin eh. Mas bukod sa dagdag forma din. Ayan, tingnan niya. Dagdag forma rin siya, pero may purpose yan, hindi yan basta ikinabit lang dyan. Para din sa mga motor natin yan. Mas matibay siya, saka hindi siya masyadong magalaw pag may nakakabit na ganyan. Ayan. Ayan, nakasupport siya sa chassis. Ayan. Ganyan siya, ayan ang forma niya. Ang ganda, di ba? Mas astig. Sa mga gusto dyan, may stock pa ako dito. May tatlong piraso pa akong ganyan. Kulay gray nga lang. Ay, lang mga kamatik. See you. Salamat.